Quiet, please. Nahulog din na yung ko. Go. At sa mga ulo ng mga nagbabagang baklita, Bad Buddy Episode 9, Atras Why Abante Coin as the Best Buddy. Tama. Not Me Episode 3, Mas Maraming Politics Than Pakiliks. Yan, at marami pang iba dito sa ating Wave Weekly ng December 20 to December 26, 2021. Kami ang inyong mga lingkod, mga baklitang nagbabagang namamasko po. Sa may bahay, ang aming bati, Shipper Kevin. Merry Christmas! So, hindi ko na alam yung susunod. Shipper Veepee, and welcome to The Shippers! Tagalog kasi yung Christmas song, hindi niya alam. Oh, hindi ko alam, hindi ko talaga alam yun, Lael. Ano yun? Nawawalhati? No, ano yun? Namawalhati. Namawalhati. Ano yun? Na-joy. You know the dishwashing, ano? You know the like, yellow? Is it like namawalhati, ganon? Yeah, yeah, like the writer. The writer. The writer. Bautista, charot. Anyway, welcome to si Tenta. Yeah, welcome to the Shippers, the show where we board the ship of love in all forms, sailing to the latest and greatest waves of BLCs and teaching you Tagalog every now and again. So let's get shipping with our first. Ano, oh, syempre you learn more every day dito sa The Shippers. Exactly. Hindi lang tayo basta kuda dito ng ano, ng mga BLB, LG, LGL, ganun. Oh, oh, educational. Exactly. We should be like in the educational channel. So Spotify, please reclassify us as educational. Educational and for general patronage. General patronage! Parang hindi. Parang hindi. For kids. Parang for kids, lagay natin. Parang hindi. Parang makikick out tayo sa Spotify pag ginawa natin. Saba. Punta na tayo. Okay, simulan na ka natin to. Oo, sa ating unang show, ang Bad Buddy Episode 3, at Trust Why, Abante Corn as the best buddy, hindi na as a bad buddy. Ang dami nangyari sa episode na to, no? Sobrang dami. Sobrang haba pala niya. Umpisa pa lang, B. As in, umpisa pa lang, the twist is twisting. Is it a twister? It's a twister, is it fries. Uy, namimiss ko na yun. Tuloy, ano ba yan? Nakakaloko naman. Diba? Dami nangyari. Uga pa lang. So, simula. So, apparently, sa start sa first part, yung nagbaba ng ano ng kortina ay si Y. And why did he do it? It's because... He's a conniving bitch. He's a jealous conniving. He's a jealous conniving bitch. Kasi naman na ako neto, ha? Why defender na ako neto, ha? Oh, exactly. Why as a waray. As a hashtag waray. Diba? So parang, hala, nakita na pala na niya ever since or nakukutuban na niya pala ever since. Actually, nag-gets na niya na there's something between Pat and Pran. So parang, ganun, ha? Naglalandi ang kayo, ha? Etong sa inyo. I-expose natin. Boom, kayo. Actually, very toxic yung ginawa ni Y na yun. Basically, in-out niya yung friend niya to the public. Sa kapal ng mukha mo, gusto po ikaw pa yung suyuin. Oo, di ba? Oh, girl! Ay, lalo na nung sinabi niya na ano, yung sinabi niya na, so I should forgive you, right? Or else I'm an asshole for doing this. Parang, attitude! Oo. Parang, bye. Show na siya. Although, feel ko, ang ayan na, didefendan niya. No, doon hanggang doon ko lang siya kayang i-defend. Kasi nakikisympathize ako doon sa gravity ng nung pagtago nga ni Pran sa kanya bilang siya nga tong best friend. Tama yung sinabi ni Y na parang parang it doesn't matter kung sabihin, doesn't matter kung okay ako or hindi. It matters is sabihin mo. Sabihin mo sa akin. Oo, and let me say. Pero feel ko kasi din, mali yung kasi ni Y, parang feel ko ang pagkakaalam niya, matagal na nilang tinatago
kay Y, isa sa kanya yung pagiging together nila. When in fact, kasama na dun yung, syempre, yung pag-process nila ng feelings sa isa't isa. Tapos parang, yun, nakakainis lang din. Yeah, but, actually, gets naman. Ay, sorry, Veepee, go. Go. Ikaw muna. Go. Alam mo, I'll go. I'll go away. Ito na naman kami ni Veepee. Lagi na lang kaming ganito. Urong sulong. Sige, ako na. Alam mo, mas marami ba tayong urong sulong kaysa kay Patat Tran? Sa totoo lang. Totoo. Mas marami pa tayong mga ano, poses. Hindi, although gets ko kasi si ano, gets ko si Y, kung saan siya nanggagaling, gets ko yung tampo, di ba? I mean, bakit ka naglalay? Yun din naman siya, bakit din naman siya, ganun yung feelings. Bakit ka nagsinungaling? I think dun siya nanggagaling eh. Pero the execution was really petty. Yun lang yung, ano, yun lang yung concern ko dun. But that gets naman. Okay, kasi that doesn't give you the right to out your friend. Exactly. Or anyone. Or anyone. Sinsura pa niya noon, no, nung binaba niya yung kurtina at nilakasan na yung volume, parang, Gillette na Gillette. Na-level kay Princess Monsalan, parang nagpasabog ng boost. Ng boost! Kulang na lang yung tao, pero very, very, yun yung nakakainis. And parang, ito yung ano ko ang bubog ko sa episode kasi parang tanggalin mo lahat ng sweet. Mamaya pag-usapan yung mga sweet na pinagagawa ni na. I will save the best for last. Ang ayoko dito sa ano kasi parang ginawa nilang convoluted yung plot with the whole rugby thing. Hindi mo alam ispell yun, Kevin. Hindi nga ako eh. Ako rin alam. Don't worry. I just want to say because it sounds like I know things. It's like a smart word. It's very smart. Uh-oh. Exactly. It's convoluted. Masabi lang. go, sorry. Na ano, na yun nga, ang dami mong subplots na may away dun sa ano, between the opposing team, tapos biglang may barrel pala, tapos nagka-graze pa yung isa, tapos meron pang police investigation, tapos all of those para lang magbati si Y tsaka si Pat. So the reason kung bakit ano naging okay si Y, parang puro external factors pa, walang internal ano realization, character development. Exactly. Yung sa rugby eh, di ba, napaka-brat niya, sarap bangas. Parang hello guys, ano parang ba to? Scholarship mo rin yung nakatayo dito. Ay, nakataya. Ay, kasi lagi namin tumatayo. Actually, I have to agree. Ako, I have to agree with that. Gagayan, you're willing to throw the game away. Kasi, ano? Kasi galit ka, diba? Kasi galit ka. Kaaway mo yung best friend mo. Ginawa ng best friend mo yung kaaway mo, ganun. Diba? Ginawa ng best friend mo. Ah, oo. So diba? Sobrang weird. May bubog din ako. May malaking bubog din talaga ako sa episode na to. And all of that. Yan, nakalaki. Malaki. Mga 7.5. Sabi nga natin, kapag malaki, nakakapagod. Oo. Mahirap tanggapin. Mahirap. Tama. Hindi, as in, yung pinakamalaking bubog ko din dito sa episode na to, which is my only bubog nga, lahat na kay Y. Ito na kwento ko to kay Rai over a different group chat na hindi kasama si Kevin, ano. Kaya nga, may mga group chat ha, na ganyan ha, mga secret ha. Charot, hindi. Hindi na nga secret kasi. Oo, yung group chat na yun, ano, composing of two people. DM namin ni Rai, charot. Kinukwento ko kay Rai kasi pinag-uusapan namin yung bad body. So, nakwento ko kay Rai. And kay Neil din pala of the stories I wish you heard na magka-comeback soon, by the way. Na excited. Exciting return, tama. Oh. So, yung bubog ko kay Y is mainly yung character niya and yung character writing in itself, ha? Na for me, may mali sa pagkakasulat nung
nung character ni Y, nung buong pagkatao niya dun sa series. Kasi in a way, parang una, sobrang selfish ba niya, ang tanga, para hindi magkaroon ng internal monologue at character development dun sa pag-forgive kay Pat. Tapos, parang ang tagal niya na-realize yung CCTV sa loob ng bar. Oo. Para maging proof. Oo. Diba parang nung sinabi niya, hindi, wala raw CCTV sa labas eh. Pero may CCTV sa loob. Tinutukan niya ako ng baril na yon. So parang, di ba, hindi mo pa ba makakonnect the dots yon in that situation? Sure, medyo, bakit ka nagka-scholarship? Pero hindi ba ano? Parang hindi ba doon lang niya nalaman na merong CCTV nung naglilinis siya? Alam niya na may CCTV yung restaurant, ay yung bar, kasi doon nga siya nagtatrabaho. Oo. Dapat tapos hindi alam niya. Doon lang niya na-realize. Realization. Tapos yun pa, dahil sa pinagagawa nila with Wise character, nagmukha tuloy kaaliw-aliw si Korn, yung character ni Drake. When in fact, nung mga first few episodes, siya yung nakakainis sobrang siya. Bully kay Y. Oo. Na sobrang diba? Ang sama. Diba? Mm-mm. Na parang, na nakakairita. Actually, nakakairita si Drake doon. And yet, biglang come ito episode na to, lo, cute. Bakit diba? Ganun? May character development bigla. Diba? Okay pala siya. Oo, tas sobrang agree siya dun sa ano, sa relationship, tas sobrang supportive. Tas 'di ba nga yung especially napakit na nung scene na ano na parang hinarangan niya yung uupuan sana ni Pat, tapos after nung scene na yun, inabutan niya ng pagkain kasi nga. Oo, kasi parang uy, joke lang ano. Niloloko ka lang ng senior keme. Oo. Saka yung sa bleachers, yung nilapitan na ni Pat si Pran, tapos humisigaw siya sa background. Yee! Oo, di ba? Ang gustong-gusto ko. Labas. Sobra. Oh. Ang gustong-gusto ko nung kumakatok siya sa kwarto. Yun ni, pa. Ano, kasi doon siya sa kwarto ni Pat. Di ba? Ay, sa kwarto ni Pran. Oo. Sa kwarto ni Pran. Di ba? Parang, itong dalawang tugon na ginagawa. Ang cute ni Korn doon. To be honest. Diba? Pero, going back to... Oo, kasi may ganun. So, for me, as a white defender, kasi nga, nagmukhang... Selfish and petty. Actually, nagmukhang maganda yung character ni ano ni Korn. Napunta yung pag-indiring kay Korn. Parang written badly yung... character ni yun. Y. Parang kasi, si Ross Geller. The writers really did him bad. Parang no. That's just stupid. Ganon. Diba? Wrong. Yung ganon. Diba? Pero yung na-share ko nga rin sa mga ibang friends ko about yung writing kay Y was, sana kung gagawin siyang conniving little bitch dun sa friend niya, sana todohin nila yung meron talaga, bigyan mo kami ng bits and pieces of an ulterior motive. Parang si Long ng turn type. Yun talaga. Maybe hindi mo kailangan ng ulterior motive. Maybe pwede kasing gano'n na lang siya as a person. Kasi nga kung maalala mo, di ba parang meron din isang episode kung saan inawin ng Twitter si Y. Kasi giniltrip niya. Pero wag mo akong bigyan ng moments ngayon na ano, na why is being a good friend na kay Pran. Kasi 'di ba, asan yung redeeming value kung selfish talaga siyang friend? Maybe hindi nga siya nabibigyan pa ng redemption kasi nga puro outside forces naman 'tong nagpaano sa kanya. Yun nga, eh. Pero yun nga, ito na dapat yung redemption arc niya. I mean, kasi dapat parents na next episode eh. So kung ito na, 'di ba, ano pa ba kasi yung pwede niyang i-carry na baggage against Pran kung hindi yung pagiging nasa relasyon nila ni Pat? Relasyon? Diba? Ang kerida kabet, mistress number 2, relasyon. Ang tanong ko, sagutin mo. Why? Ang tanong ko, sagutin mo. Are you a good friend or a bad friend? Ganon. Huwag mo akong ma-merry-merry. Walang magme-merry Christmas sa pamilyang to. Why naman ang tanongin natin? What is your intention? Intention. Tama. Diba? Yun. Kasi parang... Tama din eh, na parang hindi mo gets yung... Ay, hindi, I mean, sorry, gets mo pala bakit siya ganun. Pero hindi ko talaga gusto. For what? Napaka-selfish siya. Siya. Eh, kaibigan niya yun. Doon ako na-off eh. Close friend mo yun. Gets ko na magtatampo ka. Pero hindi yun to a point na parang
to this extent. Tapos, magiging soft ka lang pa, dahil nabaril siya, nabaril. Oo. At diba? Kasalanan mo kaya siya nabaril. Kasalanan diba? Mo kung ba't nabaril yung jowa. Oo. Diba? Diba? Kasi ginalit-galit mo yung ano, yung keme. Yung... ayan. Tapos dinefend ka na nga sa bar. Oh, oh. Diba? Pinagtatanggol ka na nga lang. Saka, siya pa yung nabaril? Ito ko hindi ko mag-gets. Bakit di mo pwedeng sabihin kay Pat, uy, wag na Pat, wag mo nang galawin kasi may baril yan. Diba, baby? Oo, hindi mo pwedeng sabihin yun. Binalaan. Hindi rin niya binalaan. Sinabi lang niya, oh, tama na, bro. Tama na, bro. Oo, bro. Enough na, bro. Stop. I think you should stop. Di man lang sinabi, uy, delikado tong guy na to, ah. Di man lang ganun, eh, di ba? I mean, to be fair, inabangan naman si Pat. Pero, di ba, ganun pa rin. Could have been avoided. Could have been avoided. Yeah. Yun lang. So, nakita naman tayo sa mga better parts ng show. Yes. Yes, please. Tama na ang mga bubog natin kay Y, kasi ano... Hindi, pero guys, aminin natin, naging probinsyano, ano? Oo. So speaking of, with the baril and everything, di ba yung agawan ng baril na biglang puputok? Oo. Ganyan, keme. Bugs! Iba yun eh. Iba pala yun, umo pala yun. Nasabi ni Shipper Carl ay 1,000 stars. Tapos, ano pala, last note ko lang doon ah. Pero yung kahit badly lost note, badly written si Y sa episode na to, pumasok pa rin si Y, feeling ko, sa top 5 BL kontrabidas ko of all time. Kasama niya doon si Non ng Dark Lucas, yan si Long ng Tarn Type, yung mga ganung kontrabida levels. Grabe na yung Non. Grabe, hindi ko naman sila nalagay doon. Kasi love ako, si Y. Hindi, si Y kasi medyo may lovable points pa eh. Pero andun yung inis ko, yung level ng inis ko sa kanya sa episode na to. Parang andun yung inis eh, gigil nga sa kanya. Well, pero sobrang nakakainis din. Sa'yo, tumaas na. Charot. Yun diba? Pero nakakainis din kasi parang okay na inis ka sa start. Tapos parang magiging okay ka kasi tinulungan niya rin si Pat. Ano ba? Mm-hmm. Ano ba talaga? Gusto niyo ma-feel namin? Why get together? Gusto niyo ma-feel namin? Kaso mukhang wala na siyang chance dahil hindi na sa kanya mapupunta ang ano focus. Ang story. Well, let's see. I mean, diba, mala niyo naman, meron naman siya ano, redeeming factor. But anyway, abangan natin yan kung may pasabog sa New Year's Eve. Tama. Sa New Year's Eve. So, hindi tayo nag-noche buena ng conflict? Pero, pangungunahan ba nila ang pagme-medianoche? Magme-medianoche ba tayo ng conflict? Diba? Ng conflict. Hindi, magpuputukan na ba? Charot. May mga pasabog ba bago pa babag fireworks? Exactly. Diba? Very so predictable pala. Very predictable din pala tong ano ha, tong episode na to, na alam natin, okay, may baril, okay, may mapuputukan, okay, buhay yan for sure. Oo, diba? Kasi naman. Okay, may character, okay, magbabati si White tsaka si ano, si Pat. Alam na natin yung mangyayari. Hindi siya unpredictable, unlike the past few episodes na parang, di ba, from the preview. So natin, yun pala yun. And yet, pala hindi. To be fair, wala namang barilan sa preview from last week. So, But like, alam natin yung flow. Okay, kilig moments. I love this. Yan. Ako, number one. Number one kilig moment for me was yung nasa table sila. Tapos, yun nga yun. Anong table? Anong yun nasa picnic table. Tapos, nagsusubuan sila ng satay. Nagsusubuan sila ng satay. Tapos parang yung gusto mo bang ano, i-post ko na naghiwalay na tayo, ganyan-ganyan. Tapos bigla, may ganun na kamay, may pagpatong, parang... Ang cute lang. Actually, yun din yung gusto ko. Pinakagusto ko sa lahat ng ano, pakilig. O go, Kevin. Ako yung ano, ako gusto kasi pag nagsusungit talaga si Pran, bilang feeling ko ako yung Pran. Excuse me? Ako si Pran. Gusto ko yung nagsusungit si Pran. Yung nandun yung nagde-dinner silang dalawa, tsaka si Pa, tsaka si Ink. Yung, ikaw unan lang nandi, Yung ganunan nilang dalawa. Nagmamaldita siya. Ano ba yung dalawang ito? Ate mong girl ng haba-haba ng hair?
Oo. Tapos, oh! Amuyan! Amuyan! Sinalikan niya si Sipa. Sinalikan siya. Oh, sa harap ni Pa at ni Ink. Oo, parang ganun na sila comfortable. Tapos, pero ano, more than the kilig, may layer din talaga of trust in each other na parang doon talaga ang mature nitong dalawang to for a BL couple. Yun nga, ang mature-mature nila tapos kasama sa pakilig nila yung pagiging corny nila sa isa't isa, which, yun ang, I hate it when I see it on real life, pero... Pero like, in a BL... Corny ako dun sa ano, dun sa yung inom sila, ng juice. Tanginan yun. Ano kasi like, nakakairita no, pag nakita mo sa iba, pero if you put yourself in that situation, sasakyan mo at gagawin mo rin nga naman. Parang hindi ko ako yung studyante sa hallway, nakita ko, saan ang ginagawa nito ng dalawang bakalan? Oo, naman tanga, mukhang tanga itong dalawa. Parang binato mo lang masaya. Binalo mo lang away si green tea. Bakit daw sila masaya? Oo. Ganon. Pero yun nga, ang mature, tapos nakita mo yung comfort level nila in a relationship na they have confidence in their relationship. Hindi yung parang, hala, ayaw ni Boy, nagagalit na siya sa akin, maghiwalay na tayo. Walang ganon. Walang ganon. So, siyempre, sino lang din ba si Boy? Best friend ka lang. Charot. Tapos basta yung mga panakaw nga na halik, na 'di ba meron nga 'yan yung habang kumakain yung naghuhugas ng pinggan yung nasa pinggan. Nasa kama habang kumakatok si ano sa labas mahilig sila atali mahilig sila maghalikan habang may naghihintay sa pintuan no. Tapos, pangalawa na yun si Karen eh. At tapos, ano din ha pinag-antay din nila ang ano pag-ihi ni ni Corn. Kasi parang naihi yung tao eh, no? Inan yun yung pa. Tapos, yung nasa hospital bed din, yung parang inalikan mabilisan yung kamay. Parang, ang galing. Kasi parang, while it does not equal yung passion na meron dun sa ano episode 5, ano pa rin, nakakilig pa rin. Yeah. Kasi yung comfort nga, yung comfort and confidence nila, yun yung nakikita mo doon eh. Hindi siya parang awkward na ano, hindi siya awkward na nakawan ng kiss, ganyan. Oo. Sobrang workshop sila. Sobrang workshop sila very well. Oo. Alam mo, hindi lang workshop. I feel ko may ano na yun eh, ang king talento rapport sa pag-arte. Alam mo, ganyan yung... Go. Oh my God, so that's how it sounds like. It does sound stupid. Oh my God. Hindi, I mean, ganun yung comfort level. Lalo na dun sa ano, actually, lalo na dun sa R-Sky. Oo, yung R-Sky. Ganun ka-comfortable nila sa isa't isa. Oo, yun nga yung nagsalba ng R-Sky for me. Hindi as ano, ako din. Hindi naman sila halik-halikan as often as ano. Yeah. Pero parang yun nga, yung comfort. Oo. Kasi feeling ko, ano din eh, dala na rin na magkaibigan na yung dalawa before Bad Buddy. Ah, talaga ba? Diba? Kasi kaibigan? Kaibigan. Charot. Hindi, mukha namang ano. Pero yun, dala na din talaga nung, dala na rin talaga nung pagiging magkaibigan nila. Yun nga, kaya feel ko na hindi madadala ng workshop. Kasi nga, feel ko yung dala ng workshop, yung ano, sina number one saka sina number two. Ayun. That's true. Yes. Kasi ang ganda-ganda nung ano na pag-arte nila pero fine. Pero kung pagdating sa chemistry, iba yung dinala nitong ano nitong Om Nanon. Sino ba yung ano, sino may pinanood dati na BL? Hindi ko lang kung na-shipwreck natin, pero yung workshop ba tong dalawang to? Wala talaga spark. At bite all, me. Tayong... Bite me.
Oo, B. Ano siya pa ng ganda lang. Parang ganda lang ang ambag. Oo. No? Parang nung pag nag-workshop sila, wala yung isa. So, green screen. Green screen. Workshop. Ninyo. Workshop. Ayaw, ng ano, ng Miyerkules, sasabihin yung isa, ay, hindi ako pwede. Ay, hindi ako pwede. Oo. Ay, hindi ako pwede ng Thursday. O, sige, mag-workshop kayo separate days. Separately. Aloha. Ganda lang ang ambag. Oo. Pero ito talaga, yung bad body talagang hindi lang workshop eh. Alam mong marami silang dala. Kaya naging bearable sa akin tong episode 9 kasi honestly, this is not one of their best. Not their best. Dahil nga dun sa convoluted na plot na subplot kayo. Why? Sabi ko ulit yung convoluted. That's Congratulations. Oh, and speaking of ano, speaking of being predictable, na-predict nga natin na yung magiging next episode ay nahuli nga siya no, na lumabas si Pran dun sa kwarto ni ano ni Pat. Nahuli ng parents ni Pat. Yun yung na ano ko, nagtaka ko, bakit asan si Pa? Asan si Pa? Ba't wala si Pa? Sabay sabay ayong pala kasi kasama ng magulang. Tama. Wala man lang headset nitong Pa. Yun! Exactly. Girl. Sa naman lang may text na na. Andiyan pa ba si Pran? Nasa hospital na kami. Ganun. Uy, wag naman. But yeah, anyway, tignan natin next week kung may pasabog ang bagong taon. Mauuna ba magpasabog ang bad body? We'll find out. Pero ito, ang bagong pasabog, Not Me Episode 3, na mas maraming ano, no, political statements kaysa sa pakilig. Parang BL pa ba to or political commentary? Itong Not Me, Namo. Namo. Alam mo, ano, yung pangalan ng ano, isang girl, si Namo. Nagmumukha tuloy. Nung pinanood ko yung buong episode, kwento ko kasi niyo pa yung nagagawa. Charot. Sorry ah. Oy, baka part 2 naman ako. Halfway through. Pag lumalabas yung mga pakilig na scenes, kasi nagsaslow-mo yung ano, nagsaslow-mo yung scene, parang out of place na. Hindi naman siya sama-sama. Parang okay, parang sa akin, okay pa rin naman. Na parang, ah, sige may pakilig. Pero parang hindi, wala siya sa ano, hindi siya front and center tulad hindi ng sa bad. Hindi siya, I don't know how Manner of Death did it, na parang seamless, na parang yung pakilig is part of the script or part of the situation. Na very wala kasi slow-mo. Hindi kasi wala kasi slow-mo. Ito kasi, nakakaloka kasi parang akala mo magsusuntukan sila. Yung pala pipitikin lang pala sa noo. Ito ginawa mo dahil ginawa mo sakit to kahapon. Oo. Huh? Ngayon, di saka marami din. Nakaka-disorient. Eh, after mo i-uppercut yung tao, sabay, slow-mo. Ganun pa yung ano, ganun pa yung soundtrack. Pagkasuntok. Diba? Bigas sasaluhin mo ng ano. Nakakakilig pa rin naman, but in a very different. Pero, in a disorienting way. In a polarizing way, Polarizing, yes. I think that's a term. In a very polarizing way. Na parang, saan to galing? Ay, okay. Yung parang mapapagalukan na lang. Baka nasa nature din kasi ng show kasi napaka-gritty niya. Gritty. Hindi pala gritty lang. Nitty-gritty. Gritty lang. Not nitty-gritty. That was an attempt for me to use another English word but I failed. So anyway. No, my attempt was polarizing. Charot. Very good. Ang ganda actually nung pagpasok ng mga ano issues. Ang tinatal ng agree ako. Oh, yun yung star ng ano eh, ng episode. I think of the show. Of the show so far, pero star very sige, narinig ko na Pasko. Adami kasi pinasok this episode yung ano, yung workplace discrimination against PWDs. Yung the whole concept of privilege na ano na meron si dinala White. Meron si White na nawala doon sa yung nakakausap niya habang nag-e-exam interview. Yung kasama niya mag-interview to become a diplomat. Tapos si Kayshante mismo. May mga middle class and then may lower class. I think parang in-imply na lower class si ano no. Si Sean. Sean, oo. Oo. Implied tapos ano pa ba yung issues ang nepotismo
Kasi... Ooh, my favorite. Kasi anak nga ng diplomat si ano... Si White. Oo. And then yung nag-interview sa kanya dun sa panel interview, yun yung nakasama niya ng dinner nung episode 1. Tapos parang ini-ensure na kaagad. Parang nire-reassure na siya na, oh, you're good, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos dun nag-ano yung struggle ni ano ni White. Seniority. Seniority din. Like yung bilang ano, seniority. Bilang bata ka, di ka pwede mag-speak up your mind. You have to still respect the seniors. Alam mo, ang ganda no argument na yon between nung tatay sa kanya. Tatay no? Kasi yun nga, oo. Kasi na, nag, nung ano, nung after nung test, umuwi si ano, umuwi si White sa tatay niya for the first time. For the second time na ata yun. Anyway, pinapakita na siya, umuwi na siya ngayon. Unlike to naman. Ganda talaga ng kotse niya. Naka-jeep Jeep. Oo, jeep. Saraw. Charin. Saraw. Kasi pinapakita. Tapos pag nagbabaking, ay, Kaloko. Sa parking na. Saraw sa parking na. Benta sa akin yung jeep. Ganda rin sa akin yun. Nagbubuo sila ng screen time sa pagpalit ni White to his ano normal transition look. Transition niya. Yep, transition niya. Practice to White. Sige, tawa lang yung VP muna. Tapos yun. Tapos ano, yun nga, ang ganda nung discussion nung tatay sa kani ni White kasi pinag-usapan White. Nila naging bubog ni White na parang ginagamit mo lang yung mga connections mo para makaano ako, ganyan, makapasok-pasok sa ganyan. Tapos pinoint out nung tatay na ano, sinabi ko na sa iyo na idaan mo sa, basta parang sinabihan siya kasi na maging agreeable sa seniors nga. Kasi seniority, eme-eme, lagi dapat. You're still in Thailand, parang, ganyan. Oo, parang gano'n. Yung conservative, basta i-pinoint out yung conservative society. Nung Thailand, oo. Tapos galing nga kasi siya sa Russia, which I'm not sure kung ano yung difference. But, yung tanong kasi kay White do sa panel, parang, anong gagawin mo as diplomat to explain sa mga tao ba or sa UNESCO? Sa mga UNESCO. Tao kapag dinenay ng UNESCO na gawing heritage sites. Pag kunyari mag-deny si UNESCO na magbigay ng heritage sites sa Thailand because of human rights violations of the government. Parang ganun, paano mo siya i-explain sa mga tao, ganun. Tapos ang criticism ng tatay sa kanya, mali yung approach mo basta yung atake niya kasi hindi conservative, yun lang yung comment ng tatay, pero tama yung sinabi mo. Agree siya na mali nga ang gobyerno. Mm-hmm. Pero dapat, sinabi mo in a way na diplomatic, I guess. Parang hindi nagsispark ng protest. Kasi ang sabi ng tatay niya dun sa first usap pa lang nila is dapat you find a common ground for both parties. Parang ganun na your personal vendetta it should be set aside para ma-please mo yung mga tao na malamang in power. Probably. Hindi, para ma-please mo yung nation. Parang gano'n. Or yung nation. Parang sinabi ni White, ano ba yung diplomat. Nation kung hindi para sa mga tao din. Di ba? So, yun. In fairness dun sa clash ng ideas and sa debate ng mga ideals nila. Kasi, yun nga, nadala din yun dun sa kasama niya sa pag-test. Tapos, alam na napag-usapan din nila yun nina Sean kasi parang na-push sila na mag-live together sa isang maging roommates kasi nagtampo nga si nagtampo si White sa tatay niya dahil nga nepotismo yung ganyan. So, parang ang pagtatampo niya ibig sabihin nun naglayas siya. Tapos doon siya tumira sa garahe. Kasi may standing invitation na rin naman siya na magstay doon. Naka-boundary tapos ba siya? Tapos yun. Naka-boundary ba? Hindi. Nag-racing sila. Di pa daw. Naka-boundary. Tapos yun. Isa pa daw ikot.
Nagano muna siya mawas in Fairview, no? Oo, rotonda. Rotonda. Pinasok niya rotonda. Pinasok niya rotonda. Just next stay siya doon. Ikot-ikot. Okay, so to be fair, it has this show is becoming parang a very political show. As in, and tama lang. Ang ganda din nung naman. Ano, oh. Ang ganda nung conversation ni First sa kay nanay niya. Nanay niya is mute. Ganda, yeah. Ang ganda nun. As in, ang ganda rin ng realization na binigay sa akin nung nanay niya. Actually, more than, yun din. Galing nun. More than dun sa sinabi ni First. Nakita ko yung snippet nun sa Twitter kagabi after nating mag 12 ships live. Yes. Ang ganda nung buong conversation na yun. Ganda nun, exactly. Ang ganda nun kasi nga yun nga na lay off si Mother, finire siya nung amo niya kasi. Mm-hmm. Kasi nga dahil sa mute siya. And parang nagbibigay ng excuses. Oo, nagbibigay actually ng excuses yung nanay kay First. Mm-hmm. Na parang she's not that bad, parang may mismatch lang talaga sa ano between them. Parang it's my fault, hindi ko nasabi, parang hindi ko agad nasabi. Na parang ganun yung gusto niya palabasin na hindi ko nasabi. And parang ang hinahanap kasi ng employer is yung makakausap niya, makakwentuhan, company, ganyan. And nag-sprack din yung kuya mo na, "Ha, eh kung company lang, dito tumawag siya ng Frenel." Ganun din ba? Bakit yung main kailangan ma-involve, ganyan. Pero sinasabi nung nanay na kinakalma niya na hindi, kasi nga hindi ko nasabi agad, ganyan. So, it's also my fault. Ano rin siya, parang nod din siya dun sa whole, ano, seniority and, ano, yung difference nung matatanda and senior, between seniors and yung mga kabataan ngayon. Yeah. Actually, with power and without din eh. Oo, yun din. Tapos not just, ano, but kasama yun. Oh, go. Tapos, yun, di sinabi, nakahanap naman ako, sabi ng nanay, nakahanap naman ako ng, ano, bagong mapapasukan. Tapos biglang sinabi ni First na, ano, ay hindi, dito ka na lang sa bahay, ako na lang magkatrabaho, ako na lang mabubuhay sa atin dalawa. Tapos parang sinabi, pinungit out ng nanay, di para mo na rin sinabi, hindi ka naniniwala sa kakayahan ko magtrabaho. Yeah, oo. So, parang ano din that, ano, discrimination in itself. Ooh, another word, discrimination. Like, kasi totoo, parang what I loved about that conversation actually is pinakita niya yung stark difference between somebody who knows the idealistic good or idealistic correctness of the situation, which is the First, na parang to him kasi na mali yung ginawa, hindi ka dapat discriminate, hindi ka dapat dismiss just because you're mute. Pero kasi kita ni Mommy naman yung what is situationally correct or 'di ba, na parang may kasalanan nga naman both parties na ang hindi ako yung kailangan niya. So tama lang na umalis ako. 'Di ba? Pero weird din kasi 'di ba? If parang is it really, ano, parang sito, feel ko nga talagang more sinosoften lang ni Mommy yung blow nung news sa kay First. Kasi, kay First. Bakit yung job posting nung amo, hindi na lang sinabi na dapat, Hindi, tama naman yun. But yun nga eh, diba? Parang, ano kasi, parang I think nga, kung idealistic correctness yung habol natin, kay First yung tama doon. Kasi parang, oo nga naman, you should list it in the job listing, parang clear ka from the very beginning, kasi medyo nag-waste ka ng oras ng tao, di ba? But then, if you look at all of the details and all of the factors, siguro na that went into considering yung mommy niya as an employee, baka hindi nga yun natignan, which is actually the root of discrimination. So medyo bumabalik lang din talaga sa ano. So, ano talaga? I mean, maraming factors, pero there's not one form of correctness in that situation. Parang parehas silang tao. Pero alam mo kung anong correct dun sa situation na yun. Although hindi mo na rin nakita, yung naghubad si First. Tama. Na may, papayat niya, pero ang hot niya. May reason na ako para panoorin tong episode na to. Grabe nga. Asya, payat nila lahat. Oo, sobrang pumayat sila lahat ngayon. Grabe talaga. As in, nauga ako. Ang hot ni, ano, ang hot talaga ni Off June Paul. Hindi, ni Off June Paul, nung nagsasapakan na sila ni, ano, ni Gun. Oo, Benny White. Papasapak ka rin. Bet bagay talaga sa kanya yung medyo grungy. Yung bet mo rin sa kanya yung, ano, yung dungis-dungis, yung napakakintab niya. Oo!
Makintab nila. For some reason, yun yung malangis. Nila, it's the, it's malangis. The oil. No, hindi man eh. Hindi man, alam mong artificial yung langis. Diba? As in, pero, yung kahit na ilang oras ka sa labas, hindi ka ganyan ka ano, hindi ka ganyan ka oily. Para kang ano eh, parang binuhusan talaga ng baby oil eh. Truly, baka naman diba? Galing sila sa ano, photoshoot. Bronzer. bronzer na basa. Ganun talaga. Kabog din. Oh. So yun, actually maganda nga, well, first half ha, yung napanood ko, maganda nga, I mean, nakakaano siya. Ako nga snippet lang, magandahan lang. Diba? Nakakakapit siya. Kaya lang, di ako nakakapit dahil nga magre-record na tayo ngayon lang ako ulit. Sa kasalanan ka namin. Hindi, joke lang. Sorry din, as somebody who hasn't seen it. Oo nga eh. Pero ano, I would encourage you, yes, English, encourage you to watch the ano, the episode. Yeah. Kasi nga, ang ganda lang nung direction ng tinatahak niya and very different siya sa lineup ng mga makakonsider nating BLs ng GMA TV right now. So, ganda. Sana nga lang din, BL talaga siya. So, yun, inaabangan ko yung pag-develop ng relasyon ni na gawin sa kanya, no? Ni First. Kasi tinutukan na siya ng bara. Tinutukan din. If you follow me, I'm gonna shoot you. Ganon. Binantaan na siya. Ganon din si Gawin. Parehas palang may ano. Parehas pala sa headliners natin, merong tutuka ng barel. Oo, may ganun. But like, nagkabulan pa sila noon eh. Kasi parang dito lang na-realize ni, ano, ni First na si Gawin nga, si Unar. Doon niya talaga na ano. Tapos nung nag-paint si Unar ng panibagong mural, hinahanap niya si Gawin. Tapos, pagtingin niya doon sa likod, biglang may hooded figure lang doon. Tapos parang, ang tagal, titigan na naman sila. Pero walang sunog this time. Walang sunog na bahay. Tapos yun, na-realize niya. Tapos yun, nagkabulan sila. Bago siya tutukan ng baral. Aww. Sad. Sana ma-develop na yan. Tama. Malay natin yan. Next year. Kasi next year na yung next episode. Oo nga, no? January 1 nga pala siya, Sunday. Tama ba? January 1, Sunday. Ano na? We'll see. Hindi. January 2. January 2. Oh, di next year pa rin yun. Yun nga. Tinatanong ko anong date ng next Sunday. But anyway, kung ano bang date ng next Sunday, malalaman natin yan next week. So, pabalik ng ano, not me. But yeah, because like, what? They're still doing this? Dapat lahat holiday na. Pero ayun na ating mga baklitang nagbabaga para sa linggong ito. Pero hindi pa tayo tapos sa paghahatid ng mga baklitang nagbabaga at mga baklitang iba. Bago yan, don't forget to follow us on Spotify and YouTube and click the bell icon to get notified of every new episode. Yan, para naman maabangan nyo kami every week. And also, follow us on our socials at Facebook, Twitter, and Instagram at TheShippersPH. That's TheShippersPH para ma-update kayo every week sa ating mga bagong latest na ganap, ganern. Ayan. At para naman sa mga diba? Of course, ganun siya ka-fresh. Isipin mo. But ang ano, ang not me, kaka-ere lang. May episode na tayo on it. Ganun. Ayan. Para naman sa mga baklitang iba, Shipper Kevin, pakilayag muna. Tama na ang magkukwento lamang nito ay si Shipper Rye. Kasi siya lang siya lang nakapanood nito lahat. Like nung Baker Boys episode 9 and 10, no final answer, ex ni Weir, si Jean. Talaga. John. Nga pala. He's French nga pala siya. Oo. Mm-hmm. Paint with Love episode 3, draw me like one of your French girls. He didn't look French in that cabbage. Oh, he did not. Sorry po, Kate Winslet. Charet! My Beautiful Man, episode 3. He puts the ship in worship. Ay, diba? Oh my gosh. May worship ang nangyari. Diba? Hindi ko ba ito na... Okay, hindi ko ba ito na papakwento. Papakwento tayo kay Shipper Rye mamaya. And Tinted With You, episodes 1 and 2. Art student na trapped sa loob ng painting. Ay, kabog! Wow. Unahin na natin yan. The ring. Kasi yun lang yung nangyari. Yun lang yung nangyari talaga.
Very MIT lang. Ano to eh, Korean BL to eh. So, ganun siya kaikli para yun lang yung mangyari, 2 minutes? Takes 10. Puro establishing eh. Hindi naman, may mga snippets naman na konti pero wala masyado na reveal sa story. So yun, art student si ano, si June ng ACE. Art student siya. Tapos, wala siyang kinantang spark. Charot. Di niya kinantang spark. I feel you. Tapos ano, basta parang may nakita lang siyang painting na parang nag-resonate sa kanya. Tapos ano, biglang flicker-flicker yung ilaw. Tapos biglang na-transport siya doon sa ano, sa loob ng painting. Tapos nandun, nadatnan niya yung isang prince at saka yung bodyguard niya na may kakapatay lang ng assassins, ganyan. Kasi parang gusto patayin si ano, si prince. Tapos ayun, di nakita si ano, nakita si art student na parang threat kasi very alien nung lahat. Nung ano. So doon na naglaro yung ano, yung first two episodes. Parang si kuya mo sobrang trapped sa isang world na while nakakaintindi siya ng Korean, wala siya maintindihan sa pagsulat-sulat ni Prince kasi nga ano, kasi parang old ano, old style of writing. Yung napuntahan niyang world kaya hindi rin niya maintindihan. So ganun. So aliw na aliw si Prince sa kanya kasi nga bago lahat, and at the same time parang nakaka-relate siya sa kanya kasi parang lost si art student in time and space. Tapos parang ganun din si ano, si kuya mong Prince kasi in exile siya for being ano ba, something or in attempt i-assassinate yung king, tapos sa kanya napunto yung sise. I don't know, parang ganun yung nangyari. Kasi yun lang yun. First two episodes, oo. Maraming naglatag lang sila ng ano eh, ng mga things. Background. Ang galing umarte ni ano, ni June for me. Siya yung pinakamagaling. Which pinapida dito? Okay. Si June nga, yung art student na na-transport sa ano. Si June, yung kapitbahay namin dati. Uh-oh. Pinakilala ko sa inyo. Oo. Tapos yun lang. Tapos si Prince, andun. Saka si Bodyguard, sila yung main characters so far. Tapos meron isa yung ano, yung parang curator nung gallery kung saan nandun yung painting. Ayan. Parang siya yung ano, foreseer ng world kasi parang alam niya na si, alam niya si art student na transport sa ano, sa painting. Sa painting. Oh, may in-explain siyang konti. You're trapped there. Parang gano'n. Tapos yun, walis na siya. Hindi siya masyadong ano. Saan ito mapapanood? Ayun nga, dahil bago siya, saan ito mapapanood? Sa ano, sa Viki daw. Pero parang hindi naman din lumalabas dito sa Pilipinas. And baka then yung isa is sa ano, Bilibili. Bilibili. So, kwentuhan muna yung ano na. Kwento. Kasi, actually, kaya yung isang reason din pala kung ba't hindi ko siya napanood, kasi yung kwento ni Rai ay MKV at hindi napiplay sa iPhone. E di mag-ano ka ng VLC? Oo nga, magda-download ako ng VLC app. So, nung dinownload ko siya in the background, hindi ko na nakalimutan ko i-play. Hello. So, pag-reveal pero ng file format. So, sana. Ano na ko ba kwentuhan? Yung kwento kasi, saan yung susunod na kwento ni Ray Doc, ganon, para pinabasa ko. Extension. Or kung may MP4 version. Napaka-demanding naman ito sa mga storytellers natin. Honest. Kailangan pa mag-convert. Pero sana ilabas na nga yan sa Viki nang mapanood na ng ano. Tama naman. Next okay. Naman, ano, My Beautiful Baker Man Boys. Episode. Sige, My Beautiful Man muna. Hindi ko rin ito napanood, pero gusto ko ito panood. Wala nga tayong napanood dito, Kevin. Bilang naka-MP4. Ito yung kwento nito, naka-MP4. Pero hindi ko lang talaga nabasa yung kwento. MKV din kaya. MKV din ba? Kakaloka makapakwento natin. In-expose natin yung sarili natin masyado. O sige. Alam, mag-subscribe sa gaga-ulala para madali niyong ma-access yan. Tsaka alam naman na natin, alam naman ng mga shippers yung mga yung mga galawang ganyan. Pero hindi, nagsusubscribe naman tayo ng maayos. Oo.
too late. Oh, yun. Oh, go. Sorry. Oh, go. Dito kasi parang na... Ano ba nangyari? Si Beautiful Man, parang nakaabot siya sa final stage nung pag-audition niya. So parang kumalat na within their group. Tapos todo support sila, ganyan, gawa sila materials, pang support, okay, kay sa pag mag-audition. Tapos nun, hindi siya nanalo. Oh my gosh. Hindi siya nanalo, oo. Tapos ang nandyan lang para mag-comfort talaga, yung mag-comfort talaga sa kanya, is si Hihi. Si Hihi lang talaga yung nag-comfort. Na medyo kasi siya, di ba, ang awkward niyang tao. So parang the way na he would want to comfort si Beautiful Man. Parang nabuha siyang stalker. And yun din ang sinasabi ni Beautiful Man. Ano ba yan? Stalker? Saka parang ganoon naman talaga din yung dating yung niya. Picture, so, yung picture. Diba? Yung picture pa lang niya. Ganyan. M-O. And it's because of that, kaya lang din nakikita ni Hihi kung ano talaga yung nararamdaman o yung na-experience ni yung nararamdaman niya ni Beautiful Man. So, for some reason, parang anong term doon na ostracized? Okabog. Daming vocabulary tonight. Oo, kasi may ostrich doon sa series. Ostrich size, gano'n. kasi patos parang, kasi nga, regarded siya as king. Tapos yun, hindi siya nanalo. Tapos parang for some reason, siya na yung binubuli, ganyan-ganyan. Tapos, tapos tong si Hihi, nagkakaroon siya ng mga thoughts kung saan maglalabas siya ng machine gun pag bababarilin niya yung mga tao. Cute. Oo, umaaway kay Hindi siya ganun ka-cute. Hindi siya ganun ka-cute. Okay. Oo, hindi rin naman siya ganun ka nakakatakot. Kasi pag mag-open fire siyang ganun, yung mga nababaril, ang dugo, quote-unquote, confetti, ganyan. So, obvious na dream sequence. Tapos yun, since na-ostracized nga siya, yes, isa pa, second time, mas nagkaroon siya ng time to bond with Hihi. Na parang may times na talagang napupunta lang basta sa bahay, tapos tatambay lang, tapos hindi nga raw sila nag-uusap eh. Ito, internal monologue na rin to ni Hihi na parang hindi niya, parang madedescribe ba niya as a relationship, maayos na relationship yung meron sila kasi most of the time, magsasama lang sila, hindi sila mag-uusap. Pati magkasama sila. Okay. Tapos parang nandun lang siya para i-worship niya basically yung ganda ni Beautiful Man. And naman na to, consented na rin naman. Kasi like, okay naman din kay Beautiful Man na kinukunan siya ng pictures. But even then, yung relationship nila is parang utosan pa rin si tapos parang yung laging ganun siya sabi, nakakadiri ka, you're disgusting, you annoy me, ganun, laging ganun, tapos magsasorry. Oo, laging ganun niya. Laging ganun yung dynamic. Tapos umabot sa sa bandang dulo ng high school, natapos na yung high school, gagraduate na sila. Naging popular na uli si My Beautiful Man kasi may kumuha sa kanyang magazine. So parang natalo man siya sa contest, pero may pumake up pa rin sa kanyang eme. Ayun, naalala ko na kung bakit siya, na-ostracize. Isa pa, third time. Habog. Kasi, nalaman ng mga tao na nagkukunwari lang pala siya na hindi niya masyadong gusto. Na hindi siya nagpre-prepare. Nalaman nila na parang, gustong-gusto mo pala, tapos ganyan ka umasa. Kunwari ka pa, oo. Oo, parang ganun. O yun. So yun, balik tayo dun sa graduation na. Tapos parang si Hihi, kating-kating na siyang mag-confess ng feelings kay My Beautiful Man. So parang hinabol na uli sa isang sulok, ganyan. Tapos nasabihin na naman siya, stalker, ganyan. Tapos parang, ito na yun, yung last chance niya. So, bago siya umamin, nagulat na lang siya kasi hinalikan siya ni My Beautiful Man. Tapos nag-walk out. Oo, parang hinalikan niya, tapos tinumba niya, tapos umalis na.
Kabog. Flash forward, college na sila. Ay, bilis. Ang bilis, ha? Tapos, parang may Joe Hours na atang iba si ano si Hihi. So, doon na. Lalaki. Sa start. Oo, lalaki. Ewan ko kung Joe Hours or parang best friend. Pero parang Joe Hours. Posing as ano. Yan yung pinakita sa preview. Anyway. Mm. So, yun, doon ako na-excite. Kasi parang ano yung nangyari? Ano mangyari? Oo. Sa mangyayari na college na sila, ganyan, magchachan-chuchan ba sila? I don't know. Baka. Who knows? We hope so kasi they're old enough. Oh, that's next. Mm. Ang painted love. Painted love. Painted love. It's a picture. Yun na lang. Kakanta na lang ako. Ang batang ano ito? Bibitawan mo na ba? Hindi. Mas mabitawan ko yung bigger voice kasi matatapos na yun eh. Itong Paint with Love, parang sobrang hindi pa over si ano, si yung character ni Sinto, si Maze, doon sa ano, doon sa ex niyang ano nagiging superstar at the moment kasi nga na sign up sa isang BL. Tapos ano pa ang nangyari pa doon? Meron silang kinuhang kliyente. Tapos ang endorser, hindi sila yung nag-decide sa endorser. Yung endorser na kinuha is si ano, yung si X nga. So parang nung nag-celebrate sila for getting the client, hindi masyado natutuwa si Sinto. Tapos yun, nalasing sila, ganyan. Tapos parang sobrang lasing ni ano, ni Sinto. Din, inuwi siya nung ano, parang no choice kundi iuwi siya ni artist, ni painter. Uwi siya sa bahay. Tapos parang lasing-lasing siya all this time. Tapos parang sinasabihan, but mo, parang do you care about me? Ganyan-ganyan-ganyan, eme-eme. Kasi ang kinakausap niya si, ano, si X. Pero ang nasa harapan niya, si ano, si artist. Tapos yun, di sinukaan siya and everything. Tapos kinailangan niyang ano, kinailangan niyang palitan yung damit, bihisan, ganun. So nung hinubaran niya si Sinto. Tapos, nung nakahubad na, ano na lang to eh, nung nakahubad na, pinaint niya, pero syempre, nung kinabukasan, hindi alam ni Sinto kung ano yung nangyari. Mm-hmm. So parang nalaman na lang niya na parang naghahanap siya dun sa, ayun, nakita niya yung paintings. Ganyan nakita, ba't may hubad na lalaki dito? After sabihin ni painter na parang, I draw my girlfriends, gano'n. Na short-lived. Tapos sabay, ba't may hubad na lalaki dito? Tapos parang, ako to ah. Tapos parang, nireveal nga nung bago siya bihisan, after siya punasan, tulog siya eh. So, pinose niya muna. Pinose niya si, ano, sa couch. Pinose niya si Sinto sa couch. Tapos, denowing niya. Tapos, creepy. Medyo, yun nga, kaya nga galing na si Sinto. Parang, syempre, todo, sorry naman sa, ano, denowing lang kita. Parang gano'n. Huwag kang, ano, denowing lang kita. Still, parang, creepy. Ganun daw pumasok. Ganun daw yung process niya kasi pag na-inspire siya mag-art. Sure. So, yun. So, siguro more shenanigans pa next week kasi nga andun yung ex. Tapos gagawin nila yung campaign na ano, na sinign up. Ay, yun. Yung campaign. Tapos yun, Baker Boys naman. Si Sinto pala nandun. Siya yung focus. So, episodes 9 and 10. Pico, sinara na rin yung ano niya, yung story arc niya. Parang lumabas doon yung ano, yung kapatid niya, tapos parang inungkat yung ano, yung trauma niya to touching women or in women in general. Kasi daw yung nanay niya kinuha daw yung first love niya, ninakaw daw yung first love sa kanya. So may flashback, crush ni Sinto yung teacher niya, si Mike yung nagano portray. Tapos ano, crush niya. Tapos, later on, siya na yung kinuha nun na, parang naagaw nun nanay. So, nakita niya nagbebembangan one day nung student pa siya. Tapos, for some reason, doon siya, yun yung trauma na na-explain. Tapos, di syempre, yung mga friends, parang support, uy, ano, support sila kay, ano, kay Sinto, ganyan. Tapos, wala sa picture si John. Or parang very aloof siya habang supposedly kino-comfort niya si Sinto. Tapos yung pala, nalaman niya, may asawa at anak si John.
sabay sa club, no? Tapos parang, ano ba yan? Doon nga yung source ng trauma ko kasi inagaw na nanay ko yung first. Tapos ngayon, ako naman na yung nangaagaw, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos parang, di sobrang defend naman yung ano, yung mga friends sa kanya kay Jean, na pinapalaya siya ganyan. Parang, ano, iwan mo na si ano, iwan mo na yan, di mo na kailangan yan, ganyan, move on, ganyan. Tapos, for some reason, bumalik sila sa ano, sa competition. Basta may competition ulit. Tapos ang pustahan is something about makikipagbalikan si ano. Or isasara din na nila yung cafe kapag matalo sila. Parang ganun. And then pumayag sila for some reason. But like, natalo naman si ano, si John. Tapos yun. Okay. Bukas pa rin. Ang pandemya nila. Wala siya sa picture. Yeah. Oh, bukas pa rin yung sweet day. Oo. Kasi yun, yun na. I think, finale na kasi next week eh. So, I guess ang focus na is doon na sa crime na naganap. I don't know. Oo, kasi parang wala akong nababalik na yung, ano, sa crime. Sino yung, oo nga, sino yung pumupulot ng bata? Wala pa din. Yun nga yun. Wala yung pa. Parang unti-unti lang na unearth. Tapos siguro mapafinalize pa next week. Parang next week. Tapos yun kasi yung ano yun, diba? Yun kasi yung fear ni ano yun. Kaya hindi kumakain ng dessert si ano doon, diba? Si Lee. Mm-mm. Because of that criminal. Yun. Oo. Tapos yun. Yun na. Kinala ko na. Okay. Yun lang po ang nangyari. Yun na po ang round up. Oo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Oo. Feeling ko nga dapat ano yun, next na wave weekly natin. Si Kevin na lang pala. Si Kevin yung mag-introduce na nagbabagang baklita para sa iyo yung baklitang bilang napanood mo. Bilang siya yung nakapanood lahat. Oo. Hindi na naman ko na lang kayo kasi pinapanood nyo rin naman talaga. Wala lang kayo. Oo. Nagkakaroon lang talaga ng super spreader event this week. Si Kevin as a super spreader. Oo. Oo. Dahil, tapos yung super bigger. Tapos yung pag tayo. Hoy! Diba? Yung super spread event ng pupuntahan niya. Yung super spread event ng shippers, hindi. Hoy! Hahatid ka nga namin, hahatid ka namin, Kevin. Ilang yung bayad mo? Grabe. Willing ako. Speaking of, ano, speaking of the shippers, again, just follow us on Twitter, Instagram, and Facebook at the Shippers PH. Ayun po. Oo, at tuloy na tuloy pa rin ang ating ano, viewing deck. Come join us. Punta lang sa bit.ly/bunkdiscord. Tapos, ayun, tayo mag-chill-chill sa room. Tapos sabay-sabay tayong kiligin sa bad bodies. Ongoing. That's every Friday. Usually, we go in. Maka-uwi! Once na pa lang naman pumunta. Maka-uwi. Pero po, punta po kami dyan. Maka 9:45. 9:30 naman. Kasi 9:45 start ng bad body. Yung start. Ikaw lang yung 9:45. Yung nag-start na sa kala papasok. Tama. At least andoon. So, bago tayo magbutuhan, keep up shipper Ken. Ano, shipper Carl. Shipper Carl! Excuse me, mas maraming ambag. Mas maraming ambag si shipper Carl sa'yo. Tama naman. Fine. Ayan. So, okay. Pero bago tayo mapunta sa ating ship of the week, don't forget to visit thebunkph.com para to get all of the links to all of our platforms at the shippers and explore the site to discover even more podcasts from the Bunk Collective. So follow the Bunk Collective on their socials at Facebook, Twitter, and Instagram at thebunkph. That's THEBUNKPH. And support your local podcast creators by giving them a tip on ko-fi.com/thebunkph. Ayan. Gawa na rin tayo ng satin para tama. May access sila, ano, para meron tayo access ano for subscription natin for OnlyFans. Yung OnlyFans. So OnlyFans material. Pa lang oo. Saka parang may pambayad tayo ko, sa ano. Ko, nagsabi. Feel ko, oo, gagawin nyo. Ayan. So, abangan yung OnlyFans ng The Shippers na mostly si Kevin naman ang content. Kasi kailangan namin ng pabayad sa subscriptions. Tama. Charot, gano'n. Puro torso. Puro torso. Oo, diba? Ayan. So, lang, so guys. Shippers, sino ang inyong ship of the week para sa linggong ito? Medyo tight competition. Gano'n pa tight. Gano'n ka tight. Kasing tight ko. Charot? Ako? Aso maluwag pala eh. Ulul mo ng ina ka. Maluwag. Yung ibig sabihin doon. As if you've tried. Charot. Anyway. No.
Well, never. Charot. Anyway, ako, ano, Rai, wag mo na i-push. Hindi nalaga. Oh. At parang nawala. Oh, go. Hindi. Ikaw. Ikaw sabi mo. VP, ako, ano, ako parang kapit, balik ang pagkapit ko kay Pat and Pran. Sa, ano. Pat Pran. Oo, kasi yun nga, very mature yung pag-ano nila, pag-resolve nila ng conflict this episode. Tama naman. Diba? Yeah, ako siguro, ano, ako siguro yung tawag kamaon ni, ano, ni Sean. Tsaka sa mukha ni, ano, mukha ni White. Ibaba ni White. Ayaw mo yung, ayaw mo yung baril ni, ano, ni Gawin. May baril. May baril. ano, ako Pat Pran dahil sa mga, ano, very, ano, pakilig moments nila kahit na corny. Oo, di ba? Nice, they love them. Ganun sila ka-shippable for me. Correct. I love them so much. Mm-hmm. So sad na matatapos na yung bad buddy. Sana may kapalit na kasing ganda. Char. Yan. Malaman lang natin kasi marami, di ba? Marami next year. And we're looking forward to it. Pero tapos, marami ding buwan ang next year. So kailan siya mag-start? Gaya ng Kin Porsche, kailan? Oo nga. April pa yun. Tagal pa, di ba? Tagal pa. Yan ang tunay na inaabangan. So please don't disappoint. Anyway, ayan ang tapos na ang episode na ito. Maraming salamat sa pakikinig at sa pakikisail with us. Pakikisail! Pakikilayag with us. Yeah, thank you so much for listening and for watching. Again, don't forget to follow and subscribe and give us a 5-star rating on Spotify. Para naman, you know, magka-rating na kami dyan. Tama. 5 stars. Five. Dahil so, malapit na tayo mag-season 5. Season 5. Kung meron. Kung meron. To us. To us. Anyway, thank you so much for watching and for listening. Ako si Shipper VP na nagsasabing, is that a gun in your pants or are you just happy to see me? It's a gun. Well, good for you. Ay, bale. Apparently. Ako naman si Shipper Kevin na nagsasabing, what is convoluting? It's when you know you convolute. The thing. The thing. The thing. When you convolute the thing. I'll go. Ako naman si Shipper Rye and I love ostriches. That's why. Ostriches. Ostriches. Paalam mga ka-shipper. Bye guys. Sail away.